yummy. Yummy ang tubig natin. So ito na yung mga sisiw natin, mga ka-farmers. Ang liliksi na nila. So yan na. So yung mortality nito ay wala namang namatay. Kaso meron tayong isa dyan na injured. So yan, maliliksi na rin sila. At unti-unti na rin natin i-introduce yung itong beddings nila. So yan yung wood chips. Nung mga nakaraan, karton lang yung inilagay natin na beddings nila. Pero ngayon ay nilagyan na natin ng konting yung wood chips. So para unti-unti silang sanayin. So yan o. So ang gandang pagmasdan yung mga sisiw natin na malulusog sila. So ang binibigay ko nito na noong day 1 pa lang, yung vitamins nito is wala akong vitamins, yung brown sugar lang na hinalo natin sa tubig for 3 days lang siguro yun. Tapos pinalitan ko na ng plain water. So ngayon, noon sa umaga, nagbibigay ako ng, on the 4th day mga ka-farmers, nagbibigay ako ng tubig na may halong brown sugar sa umaga, at sa gabi ay plain water lang hanggang umaga na yan. Ito na yung mga sisiw na tinamaan ng sipon mga ka-farmers, at yung mga iba ay lumuluha yung mata at namamaga, at yung iba rin ay kinukuskus palagi yung mata nila. So ito na yung update. So far ay wala namang namamaga ng masyado yung mata, at wala na akong napapansin na nagkukuskus sa kanilang mata. So ayos ito mga ka-farmers, dahil yan, kahit merong pumipikit yung mata niya, parang may luha pa nga. So yan, kahit ganyan yan mga ka-farmers, ay tuloy pa rin yung pagbibigay natin ng gamot hanggang mawala yung kanilang yung lumuluhan nilang mata. So yan, itong isa. Pero so far, ayos na ito, dahil hindi na gaanong lumala. Kasi kung hindi ito naagapan agad, baka yung mata nila ay marami ng sugat at namamaga na. So yun, naagapan natin agad, kaya hindi masyadong namamaga yung mata nila o yung muka. So yung hindi naman sila matamlay, so yun yung kagandahan dito, dahil yung mga sisiw natin ay hindi na nananamlay. So maliksi sila kahit meron silang dinadama o meron silang sakit. So ayos lang yan. So tuloy lang yan yung paggagamot sa kanila. So ito mga ka-farmers, ito yung gagamitin nating vitamins ngayon sa ating mga sisiw. So ito ay kalamansi. So kung meron kayong maraming kalamansi dyan sa inyong area, pwede natin itong gamitin pampainom sa ating mga sisiw. Ito yung magiging vitamins nila para iwas silang sipon. So ito, gagamitin natin, o mag-squeeze lang tayo ng kalamansi dito sa waterer at hahaluan natin ng tubig. So ito, hindi ko itatapon ito dahil hugasan ko ito ng tubig, dahil meron pa naman itong pipiga sa loob. So ito yung balat mga ka-farmers. So huhugasan lang natin ito, dahil meron pa namang makukuha ditong duga ng kalamansi. So ito na yung tubig na hinaluan natin ng kalamansi mga ka-farmers. So ipapainom natin ito sa ating mga sisiyo. Let's go! Yummy.
Yummy ang tubig natin. So itong mga manok, mga farmers, ay hindi naman nila mararamdaman yung asim o ng kalamansi dahil hindi na, wala naman silang pareho sa atin na yung mayroong tayong panglasa sa mga tao. Sa mga manok, hindi nila nalalasahan yung tubig na iniinom nila. Alright. Ito naman yung shamo natin, mga ka-farmers. Yung dalawa ay naglilimlim pero walang itlog na nilimliman dahil palagi nilang tinutuka. So naglilimlim sila doon kaya pinaliguan natin para mawala yung kanilang pagka broody. So kailangan talaga, mga ka-farmers, na gawin ito para bumalik yung sigla sa pangingitlog. So siguro mga isa o dalawang linggo ay mawawalan na yung kanilang pagka broody dahil napaliguan na natin at babalik na rin sila sa pangingitlog. So yan sila, oh. So yung kanilang pangangatawan hindi naman bumagsak. So maganda pa rin yung pangangatawan nito. So meron na tayong mga sisiw nito dahil nag-incubate tayo noong una. So siguro mga 8 sisiw pa yung na-produce natin dito. So hopefully makapagparami pa tayo ng mga lahi na ganito. So yung rooster ay may sipon, kagamutin din natin yan. So yun, oh. Ito naman yung isang asil na rooster, mga ka-farmers, pinaliguan. So yun, oh. So nangangasta na yung rooster pero yung inahin ay hindi pa handa. So ito yung isa sa asil natin na rooster. So ito yung susubukan nating i-breed dito sa mga game fowl natin na mga babae. So itong dalawang babae ito ay puro ito white kill. So kaya sa tingin ko maganda yung magiging resulta nito. So hopefully ay magpapakasta na itong dalawa at makapag-produce tayo ng mga sisiw ng ating asil. So maganda ito sa pagbe-breeding ng game fowl. So ito yung papalahiin natin dahil ito yung karakteristik na makukuha ay dito sa rooster, yung tangkad, yung body build nang magiging anak nito ay makukuha sa rooster. At alam naman natin na yung mga asil ay heavy bone talaga at saka magaganda yung pangangatawan nila. So yan. Alright.